Isang malungkot na araw sa inyo, mga kapamilya, actually. Malungkot si Kamamaw, at saka syempre, nakikisimpatya tayo, mga kamamaw, sa pagkawala ng isa sa pinaka-legend when it comes sa American Bully. Isa sa pinakamagandang aso, mga kamamaw, sa mundo ng American Bully. Sino ba siya, kamamaw? Walang ibang, mga kamamaw, si Poking Rockapella Grim. Yan, mga kamamaw. Si Poking Rockapella Grim ay isang standard American Bully. So, pumanaw na siya like 2 days ago. Nakakalungkot, mga kamamaw, na siyempre kahit sabihin natin aso lang siya, pero katulad niya, mga kamamaw, bully enthusiast tayo. Nakakalungkot kung isipin ng mga kamamaw na wala na yung isa sa pinaka legendary dog sa kasaysayan ng American Bully. Si Grim ay isang champion when it comes sa ABC show, champion siya. At the same time, ng last 2022, siya ang parang top 1 American Bully stud. Talagang ganun siya, ano, kung mag-produce talaga siya, mga kamamaw, is napakagandang maas, mga kamamaw. Sobra, napakaganda. Lalo talaga, mga kamamaw, kung mahilig ka sa makakapal na aso. Yan, isa yun si Grim, sa pinakamagandang maas, mga kamamaw, na masasabi. Talagang halos kompleto sa kanya. Yung katawan niya, yung liit niya, yung kapal niya, tsaka yung ulo niya, mga kamamaw. Tsaka kumbaga ba sa ano, sa pagpo-produce ng mga puppies, mga kamamaw, maganda magbato si Grim. Talagang ano, kumbaga eh, saluto-saluto ka sa ano mo yan, sa aso mo yan. Tsaka syempre, magaling din kasi talagang mag-market din yung ano, yung niyari niyan. Si Sam Lim, tsaka si Kan Nguyen na yan. Magkaan yan. Si Kan Nguyen, mga kamamaw, sa mga hindi nakakakilala, si Kan Nguyen ay isa sa pinaka-successful na American Bully breeder sa buong mundo. Kilalang kilala yan, mga kamamaw. Alaga din niya si pangalan nito, si Poking Rockomania. Yan. Kumbaga, mga kamamaw, kung talagang ano kayo sa American Bully, maririnig nyo talaga yung pangalan Kan Nguyen. Ayan, si Nico Morada ay mga sikat yan talaga. Sa pagka-handle naman is number 1 si Ate Hana Aba, tsaka si Kuya James Aba. Yan, sa mga Pinoy na handler, yan yung mga kilala talaga all over the world. Kanyo yun yung mayari ni Grim tsaka si Sam Lim. Grabe yung bayad ng stud ng mga kamamaw. Alam niya ba kung magkano ang stud ni ano, ni Grim nung nabubuhay pa siya? $25,000 for a semen only, mga kamamaw. Ganun kamahal. Dahil ganun naman talaga siya kakilala, tsaka producer talaga siya, mga kamamaw. Iba talaga siyang magtumuhan ng puppy, grabe. Kaya saludo ako dyan. Kaya nakakalungkot kaming mga nasa bully community is nakikiramay at nakikisimpatya sa pagkawala ng isa sa pinakamalupit na American Bully sa kasaysayan. Kaya nakakalungkot talaga siya. Nung naano kahapon talaga, pag sinilip mo yung Facebook, mga kamamaw, talagang makikita mo na halos lahat ng mga breeder may mga post sila na picture ni Grim. Yan. Kaya mag-alala, ilalagay natin yan sa ano, ilalagay natin yan sa video kung ano ba ang picture ni Grim. Medyo maano na rin, mga kamamaw, yung ano, ano na siya. Is parang ano, positive 6 na. So, mainit na, hindi na ako nag-heater. Tsaka,
March 19, mga kamamaw, mag-i-start na ang ating spring. Babasahin ko yung post ni Tikan Nguyen. Huwag kayo mag-alala, mga kamamaw. Nagpaalam po ako, Tikan Nguyen, kung pwede kong gawan ng tribute. Itong si Grib, pumayag naman siya. Ako, mga kamamaw, bago ako gumawa ng vlog, parang nakikitabi-tabi po muna ako kung sino man yung may-ari, para at least kung sakaling i-post ko siya, is wala naman siyang masasabi. So, approve naman ni Tikan Nguyen. Shoutout to Tikan Nguyen, tsaka shoutout kay Misana Aba. Sa mga di nakakala, mga kamamaw, hinawakan din ni Misana Aba si Grim. Di lang ako 100% sure, pero nakikinita ko si Misana Aba ang nagpa-champion kay Grim. Napakagaling na handler yan si Misana Aba. Silang dalawang mag-asawa, si Kuya James Aba. Sobrang saludo ko. Na-meet ko na sila in person dito sa Canada. Nakasabay ko na rin sa show, nakasama ko sa show. Isang napakalaking karangalan, mga kamamo. Si Legend ay hinawakan ko nung time na yon. Tapos si Misana Aba ang kalaban ko. Sobra, mga kamamo, manalo't matalo ang pakaramdam ko nung araw na yun is panalo ako. Ganun kasarap makakalaban sa show ring ang isang legendary handler when it comes sa American Bully Show. Kaya salamat, Misana Aba. And then si Sir Tikan Nguyen, maraming salamat for taking this opportunity for me to make a tribute to your number one of the best American Bully in history. Yan, maraming salamat. Isipin mo, mga kamamo, kung ikaw yung may alaga ng ganong aso, grabe. Sobra. Isipin mo, mga kamamo, 25,000 per stud, tapos ganun kasikat yung aso mo. Sa tingin mo, sa loob ng isang buwan, ilan ang nagpapa-stud dun, mga kamamo? Kung kayo'y maliliwanagan, tsaka yung talagang mahilig kayo sa aso, tapos magiging open yung mind niya, naisipin niya, excuse me, stud pala nung aso niya, $25,000. What more pa? Wala pa nga yun eh. Masikat pa si, mas ano pa si, si Tadita, si Poking Rocco Mania eh. Mas malakas ang, mas mahal ang ano nun, stud pin nun. Ibig sabihin, ganun talaga sila ka ano. Kumbaga ba eh, kasikat tsaka talaga, in demand sila sa mga ano, mga nagbe-breed. Ganun kasikat sila. Yung 25,000, magkano na yun? O i-convert mo sa Canadian dollar yun, baka nasa 35, patas yun. Grabe. Ang laking pera na makakamama, isipin mo. Kung baga ako yung napapag-usapan lang to, iniisip ko lang, isipin mo kung ikaw yung nasa sitwasyon nila, kano yun. Grabe ganun. Ganun kakasikat. Tsaka big time mga ano mo talaga. Tsaka makakamama, pag ginugil mo siya, nandun talaga yung business ano nila na para kang, kumbaga ba sa, ano, para kang panag-shopping ka online, nandun siya, pati yung presyo, nandun nakikita mo na pwede ka, yung para magpapa-appointment ka na bibilin mo yung, ano, parang i-add to cart mo yung SIME ni, ano, ganun sila ka, ano, ka-high-tech. Kasi hindi mo naman din masisisi, kumbaga sa laki din ng kinikita ng ganun sa, kumbaga sa business ba na, ano, talagang sobrang kailangang gandahan mo yung market mo para ano, grabe ganun. Ganun kasikat yung mga alaga ni Tikan Nguyen, kaya sobrang nakaka-inspire, mga kamamo, kung talagang ano, kung talaga itutuloy-tuloy mo lang. Tsaka syempre, ang pinakamahalaga talaga, mga kung panagaroon ng American Bully, bukod sa pagbe-breed din, dapat nilalaban mo rin sa show. Kasi doon din nagsimula yung mga yan eh. Na naalala ko yung mga kwento ni Sir Nico Murada. Shoutout sa iyo, Sir Nico Murada, kasi lagi ako nanonood ng live niya dati. Ano talaga, nung panahon nila, nung medyo bata pa sila, talagang pukpukan sila, ano, pukpukan sila sa show. Talagang lahat ng show sa US pinupuntahan nila.
talagang doon sila nakatutok hanggang sa parang marami na silang napag-champion ng aso, marami na silang napatunayan, nag-focus na sila sa breeding. Yan. Doon na ano, doon na pumasok na yung parang nakilala na yung mga alaga nila, lalo sa Rocco Blood. Pag inanom mo dati, mga parang 2 years ago, pag nanood ka ng show, makikita mo ang magkakalaban or magkakalahi. Yung talagang lahat ng mga stunning na aso, puro galing kay Rocco. Yun, ganun ka ano yan. Ganun ka katikas ang mga Rocco Blood. Grabe, sabi mo. Di ko sure ah, basta ang huling rinig ko, pero ako parang nasa 100 something, parang nasa 6 digit yung ano, 6 digit yung ano, yung stud fee ni Rocco Mania. Eh medyo limiwanag na yung camera natin. Grabe. Talagang kung isipin mo, but parang ano sa mo, paano magagamit yung, syempre ang dami mong pera, di naman sa pag-ano, kumbaga napapag-usapan lang natin. Grabe, sobrang ang dami mong maiisip na business. Bukod dun sa ano, pwede rin mag-focus ka na lang doon, tapos alagaan mo, mahalin mo yung mga aso mo. Siguro kung ako dumating ako sa point na ganun-ganun, siguro gagawin ko na. Siguro may ibang mga side business din tayo, dahil di naman natin masasabing habang buhay is nasa American Bully, ano tayo. Pero syempre, yung iba, ikikip natin yung pera. Ganun ako mangarap, mga kamama, ganun ako sakaling, ngayon ka manalo tayo sa loto, yung mga ganun bagay pa na sobrang nika-blessing tayo na medyo maraming pera, nagkaroon tayo maraming pera. Yung bang inaaral ko o lagi ko iniisip kung paano ang gagawin ko. Ganun dapat lagi pinaplano mo. Hindi yung parang ting may pera ka, gastos ka ng gastos. Eh syempre, habang tumatanda ka mga kamama, lalo mo naiisip yung mga tao may iiwan mo. Gusto mo na pag nawala ka, nasa maayos na ano sila, na lugar na hindi ka, alam mo yung nasa langit ka na parang talaga masasabing nagpapahinga ka na. Hindi mo na sila iniisip. Yung kumbagang ganun gusto ko yung mangyari sa akin. Sakali mang suswertin tayo sa buhay, ganun. Iwanan natin sila ng lahat ng bagay na may magagamit sila pag umalis tayo, ganun. At ako'y bibili na muna ako ng chicken pit. See you later. Yan mga kamamo, nag-park muna ako para ma-explain ko sa inyo yung nabasa natin. Sinulat ko na rin dito dahil hindi ko dala yung isang cellphone ko para mabasa natin kung ano yung pagkaka-post ni Kanguyen about dun sa nangyari kay Grim. Usually, ito ang sinabi ni Kanguyen. Per doctor's explanation, he passed away from a bladder infection which became systemic that wasn't cut on time. So parang hindi masyadong naagapan, no? Hindi masyadong napansin. And then he passed away quickly from a blood clot traveling to lungs, secondarily to a blood infection. Ayun, namatay siya sa blood clot. So nakakalungkot na maisip, kaya dapat talaga para sa akin bilang owner ng isang aso, sa lahat sa kung sino man ang may mga alaga dyan, dapat talaga mag-check up din talaga ng ano, naagapan ng maaga. Hindi naman natin masasabi na ganun ang mangyayari, pero kumbaga ba ano, bilang isang owner, ano, I'm not against dun sa kanila yun. Wala naman akong masama or I'm not saying anything about them. I'm just trying to say na bilang ako, owner ako, dog owner ako, mas maganda talaga napapacheck ka pala. Kumbaga, ano sa akin na nagpapamulat sa akin, nagpapagising sa akin na dapat dapat kung laging i-check ang kaligtasan o kalusugan ng mga alaga natin. Yun ang kinamatay ni Grim. Rest in peace, RIP champion, Rockapella Grim. Yan. Poking Rockapella Grim. Yan. Rest in peace. Thank you for sharing your bloodlines to American Bully community. We really, really gonna miss you. Yan. Thank you so much.
kanyuyan, and then at the same time sabi din ni Ate Hana Aba, si Graeme ay magi 8 years old na. So kasabihan kasi nung bata ako, pag ang aso sa Pilipinas is 6 years old matanda na, hindi pa pala makakamamaw. Ang kasagsagan pala ng aso, nandun yung prime niya when at the age of 5 to 6 years old. Iyon yung masasabi mong prime ng aso, lalo na pag yung ilalaban mo sa show. Iyon yung kumbaga pa sa ano, mahirap tibagin, lalo kung champion ka na talaga, grand champion ka na talaga. Isa sa pinakamahirap tibagin yan. Pwera lang talaga kung may mas magagandang na lumabas. Pero ibig sabihin, kumbaga sa hulma, yung built ng aso, iyon yung pinaka-prime niya. Nandun yung pinaka-magandang, magandang ano nung body niya, lahat-lahat, nandun na lahat, naglaba, lumabas na yung, nag-transform na talaga yung American Bully mo. Nasa 5 to 6 years old pala. Akala natin pag 5 to 6 years old, matanda na yung aso. Hindi pala. Sa Pinas kasi ganun eh. Pero dito, kadalasan ng mga aso, minsan tumatagal pa, may 13 years pa. Meron pa ang 18 years nung dating pumasyal ako sa tag dito, sa parang shelter ng mga aso. Grabe, may 18 years old na dash hand, tapos wala na siyang ngipin, nakalabas na yung dila niya. Ganun na siya katanda. So kung i-convert mo yung 18 years, baka nasa ano na yun, baka 80 years old na. Kukumpore ano mo sa ano ng tao, parang 80 to 90 years old na siya. Ganun na siya katanda. Ako, pinagdarasal ko mga kamamaw na umabot ng 10 years pataas pa si Legend tsaka si Hera. Ang akin gusto kong kasama siya na habang tumatanda ako, kasama ko sila. Tapos gusto kong makalaro pa sila ni Jacob. Sobrang marami mga kamamaw. Pag lumabas si Jacob mga kamamaw, mas madadalas ang vlog natin mga kamamaw. Talagang sobrang gusto kong i-enjoy o gusto kong pakita sa mga tao mga kamamaw yung katulad yan. Hindi naman sa pag-aano mga kamamaw is ako, nalayo ako sa mga anak ko. Naglakihin yung mga anak ko sa Pilipinas nang hindi ko kasama. Gusto kong makabawi. Kung hindi ko nakakabawi naman tayo sa mga anak natin sa Pilipinas. What I mean to say is like, gusto ko bilang akong tatay, gusto ko lumaki yung anak ko nang kasama ako, nang ako yung nakagabay. Mga kamamaw, ito na yung chance ko mga kamamaw na ipakita ko sa sarili ko. At the same time, ipakita natin sa mundo kung paano magmahal ang isang kamamaw sa mga anak niya. Gusto kong makasama sila lumaki, kung ano yung mga hilig niya, suportahan natin, kung ano yung... Kasi lalaki yung anak ko mga kamamaw, honestly, gusto ko yung makita ko yung anak ko makakalaro ko sa basketball. Yung mga ganun yung mga simpleng pangarap ng tatay. Bilang tatay, tapos yung anak mo yung lalaki yan. Marami akong plano mga kamamaw na gagawin natin dito sa vlog. Na i-enjoy. Kumbaga ba yung video natin is parang nakikita niyo yung everyday life ni kamamaw. Pero parang naisi-share niya na yung habang lumalaki yung anak ko, kasama yung mga American Bully natin, yung ganon. Basta marami tayong iniisip dahil gusto kong gumawa ng gumawa pa ng vlog at gusto kong kahit pa paano mapansin tayo ng mga madla. Hindi lang dahil sa papansin, hindi. Gusto ko lang yung simple lang, kung ano yung nakikita nyo sa akin mga kamamaw, natural lang sa akin yun. Wala siyang totaling parang nagpapakitang tao lang tayo, hindi ganun tayo mga kamamaw. Basta kung ano yung nakikita nyo sa akin sa vlog, ganun si kamamaw sa tunay na buhay. So ayan, hanggang dito na lang siguro yung vlog natin. Ang masasabi ko lang is sana yung lahi pa ni Graeme is kumalat pa. Alam ko may mga nakaano pa yan eh, may mga naka frozen sigurong semen yan. Sana mapakalat pa yung lahi. Although mawala man yung tiyata, isa nga sa pinaka legendary American Bully, kahit papano mabuhay ang dugo, yung bloodline ba, mabuhay pa, kumalat pa, dahil magandang klaseng aso ang mga alaga ni Kanguyen. Shoutout sa'yo Kanguyen, you're the best.
And then you're the one of the best American Bully Breeder all over the world. Ayan. Maraming maraming salamat. Please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updates of my video. See you mga kamamaw.